Kailangan nyo lang tandaan ang apat na bagay. Una, ang lehitimong checkpoint ng COMELEC ay nakalocate sa isang lugar na mailaw. Kailangan well-lit yung area. Pangalawa, kailangan yung checkpoint natin naka-identify ng isang malaking placard kung saan nakalagay na COMELEC checkpoint yun, nakalagay yung pangalan ng police officer na nag-handle ng checkpoint, at nakalagay yung pangalan ng COMELEC officer na siyang in charge doon sa lugar kung saan yung checkpoint. Number 3, kailangan lahat ng nakatao sa checkpoint uniformado, naka-full uniform, identifiable as law enforcement. And pang-apat, ang inspection po na gagawin ay plain view lamang. Ibig sabihin, sisilip lang sila sa kotse nyo at titingnan, hindi kayo obligadong magbukas ng kahit anong compartment ng kotse. Of course, kapag binolunteer nyo, okay din yun, walang problema yan. Pero ang talagang primary inspection natin ay titingnan lang nila yung loob ng kotse ninyo. So tingin lang sir, hindi po ibababa yung windshield? Hindi kailangan ibaba yung bintana kasi may flashlight naman yung mga kapulisan natin. Maliban na lang siguro kung masyadong heavy yung tint, baka naman mas magandang tulungan na rin natin. Again, ang importante dito is cooperation. Para po sa ikabubuti ito ng ating publiko, para sa ikaliligtas ng ating proseso. So, sana po maging mapayapa ang ating eleksyon, at ito ang isang malaking hakbang tungo dyan. Okay, sir. Sir, bago tungo sa isa pang question. Sir, paano natin mamaintain yung standard nito kung sa mga lalawigan? Sa lalawigan po, ang ating Committee on Firearms Ban, yung ating Gun Ban Committee, ay kinukompose po yan ng mga kapulisan sa lahat ng antas ng ating bansa, mula dito sa national hanggang sa provincial. So ibig sabihin, lahat ng pagkilos patungkol sa paggagawa ng checkpoint ay dumadaan yan sa chain of command na nababantayan natin araw-araw. So yung wala tayong pangamba doon sa pag-maintain ng standard ng sinasabi natin, yung apat na sinabi natin, sigurado tayo na ma-maintain yon. Kaya nga po, ang paalala natin, kapag may nakita kayong checkpoint na mukhang COMELEC checkpoint, pero wala doon sa apat na sinabi kong mga criteria, sabihin natin, nakalagay sa madilim na lugar, mag-ingat po kayo. At alamin nyo muna kung talagang COMELEC checkpoint yan. Or kung nakita niyo yung nakabantay, hindi uniformado. Kailangan maging aware po tayo. Tandaan natin, ang inyong contact person, yung inyong tatawagan kapag kayo ay may pagdududa, pangamba, o any concern at all, yung pangalan po ng COMELEC officer na nakalagay dun sa karatula, may phone number po yon na pwede nyo tawagan.